Yung coach ko, si Coach Repuyo dati, tinuturuan lang niya si ang manager ko na pangpapawis lang, hanapin mo, hanapan mo ako ng boxer, yung mababait. So, nung nakaraang Sunday, sir, namamanhikan ako, sir. Okay na, sir, kasi hindi ko kalahin, sir, sinamahan pa ako ng manager ko at asawa niya. Nahiya nga ako, sir, yung magulang ko, hindi nakasama sa pag-ano ko. Punta ng ano sa bahay ng ano girlfriend ko. Ah, edi yung manager mo ang parang magulang mo na. Ano ba yung magulang? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pare, ano, nung nakailang manager ka na, ilan yung curious lang ako kung pwede mo sagutin. Di mo, kahit di mo sabihin yung mga dati mong manager. Pang ilang manager mo na si Sir Wawi? Isa lang, sir. Siya lang mag-isa, sir. Siya lang talaga. Siya lang po, sir. Matagal na po sa kanya, sir. Pag 8 years na po kami. Pagsama. Yung unang laban mo kay Sir Wawi na yon. Oo, sir. Sa kanya ako nagsimula, sir. Grabe, ah. Talagang kasi kaya ako tinatanong yun. Minsan, bihira sa mga boksingero pa iba-iba rin ang manager, eh. Maganda rin pag ano, no? Pag stick to one. Oh sir, kasi mabait yung manager ko. Tapos, na akong boxer na ano sa kanya, sir. Dati yung manager ko, ano lang yan, yung coach ko, si Coach Repuyo dati, tinuturuan lang niya si ang manager ko na pangpapawis lang, kumbaga. Tapos, sinabihan niya yung manager ko na, sir, mas mabuti pang ano, umawa ka ng mga boxer. Tapos, nag-ano sila. Tapos, yun, sabi ng boss ko, sige, hanapan mo ako ng boxer, yung mababait. So, yun. Okay. na pinakilala sa kanya. Tapos, yun, sinabihan ako na, ano, mag-boxing ako, desidido ba ako sa mag-boxing, anong pangarap ko sa buhay, yun sinabi niya sa akin bago pa lang ako sa kanya. Anong pangarap ko, anong gusto ko marating sa buhay as a boxer, ang sabi ko. Ang sabi ko, gusto ko, sir, maging world champion, tas matulungan yung sarili ko, tas yung pamilya ko. Yan yung sinabi ko sa manager ko, sir. Pero kayo lang dalawa ng boss mo. Meron ka na bang ano, pamilya? May asawa at anak ka na ba? Wala pa, sir. Pero nung nakaraang Sunday, sir, namamanhikan ako, sir. Okay. Alright, okay lang. Kasi ano eh, mahirap pag sa mga boksingero pag alam mo, malayo sa pamilya, malayo sa ano. So ngayon pala, congrats! Sure ka na ba dyan sa gagawin mo? Okay na, sir. Kasi hindi ko kalahin, sir. Sinamahan pa ako ng manager ko at asawa niya. Nahiya nga ako, sir. Yung magulang ko, hindi nakasama sa pag-ano ko. Punta ng ano, sa bahay ng ano, girlfriend ko. Yung manager mo ang parang magulang mo na. Ano ba yung magulang? Yan yung sinasabi niya sa akin. Kami na sama kasi tinuturing nila ako na anak, sabi nila, tas medyo hindi nila alam, naiyak ako sa ano, sobrang saya kasi kahit malayo yung pamilya, tunay na pamilya ko, tinuturing ko sila na ano, magulang ko kasi sila laging andito, laging nag-advise sa akin kung anong dapat gawin, anong mali, anong tama. Okay. Yan yung turo na sa akin, sir. Alam mo, pare, ang swerte mo. Kala ko swerte ka lang dahil nakapamasyal ka sa Thailand. Kasi yung mga ibang boksingero na kilala ko talagang wala. Hindi man lang sila makapasyal kahit sandali. Ikaw nakapamasyal. Nasamahan ka pa ng manager mo mamanikan. Oo, sir. Subang saya. Okay, ah. Ilang taong ka na ba? 25 na ako, sir.
Pwede na, pwede na, pwede na. Pwede nang mamanhigan. Okay. Kaso dapat mag-ipong ka na ng pera. Yan yung sinasabi ng ano ko sir, yung manager ko. Dapat dapat mag-ipon ng pag makalaban ako, di daw gasto doon, gasto dito, inom, sinasabihan ako na mag-ipon ka para pag magkapamilya ka, may ano ka, may maipon ka para di daw masayang yung pinag di daw masayang yung ano ko sir, yung oo. Oh, income ko sa boxing. Pare, tama na ba 'yan eh. Okay. Alam mo masasabi ko sa iyo. Sa totoo lang ha, ito yung isa sa tingin ko magbabago ngayon sa mga boxingero natin dahil halos lahat ng interview ko laging may ganitong usapan eh. Yung usapan na kailangan mag kumbaga kailangan mag-ipon, kailangan magtabi, kailangan mag-business. At tingin ko yung mga boksingero ngayon eh namumulat na. Naiintindihan ko naman talaga eh. Lalo na pag hindi sana umawak ng pera. Total, may manager ka dyan. Mukhang magaling naman sa pera yung manager mo. Magpaturo ka na lang mag-invest. Yung mga ganun sa business para at least lumago yung pera. Yan yung sinasabi nila sa akin, sir. Mag-business. Mag-business kahit kunti. Kahit kunti. Para pag may laban ako, para pag maghinto daw ako sa pagbuboxing, may business ako na may pagkikitaan pa rin ako kahit huminto ako ng boxing. Yan ang tama. Ako rin, yan din ang sasabihin ko sa'yo. Yan ang next step. Pagkatapos mo mag-ipon para hindi natutulog yung pera, business invest. Alam na yan ni Sir Wawi. Kayang-kaya niya yan. Sinasabi niya sa akin, sir, walang mayaman na hindi nagbi-business. O tama naman. tama talaga. Business talaga. Kung nalalaman ko lang din yan, una pa eh. Ganyan na ngayon. Medyo mahirap din ang buhay eh. Ang akala ng iba, mayaman ako eh. Mayabang mayaman lang. Kasi. Humble ka lang. hindi talaga. Kulang pa talaga. Yung kinikita ko dito, tsaka sa iba kong mga racket, sapat lang. Anyway, marami ka nang napuntahan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.